choose the blessings. Barack Omini. As expected. Dahil sobrang init. Last week, variety issue. Pag mainitan, lagas-lagas. Choose the blessings. Barack Omini. At least meron. Thank you, Lord. Sa blessings. Yun lang. So at least meron. God bless. So gagawin natin part sa pag-manage dito sa varieting ito tuwing mainit kasi naulanan. So another chance, no? So, may mga maliliit namang okay, dati puro lagas, so yun yung mga natira. At least gumagalaw pa rin, magalaw yung mga talbos, no? So dito again raming nagilo, that's ano main issue pag sobrang init tong variety na to. Ayan, at least gumagalaw ng konti, no? Patinin nga pag mag-init ng 1 week, lagas-lagas. So ayan, expected harvest natin ngayon ay mas konti. So, ito yung kagandahan, no? Sa the practical tips, gaano ka-importante yung variety familiarization dito sa Ampalaya, no? Kung maalala ninyo, dami nating noon, nung bago tayo nagtanim nito, dami nating experiment. No, bakit tuwing mainit naging matutulis yung bunga, nalalagas, nagilo at di tumuloy, no? So until such time di pa natin nakuha nung first na encounter natin yung problema, so next succeeding di pa rin natin nakuha, no? Pero still yung variety na itinanim natin to pa rin, Galaxy Max. Bakit? Kasi yun nga, gusto kong i-familiarize yung characteristics, yung kakayahan ng tanim. No? So, init, ulan. Kung ano yung meron ng variety. No? So, dito sa Galaxy Max F1, again, pag mainit, lalo na isang week o 1 week, so lagas-lagas yung mga bunga. Pero again dito, gumagalaw. As expected, nahina. Dahil ito ay Barack Omini. No? So dami nalalagas. Yan, nagilo. Dati, parang ano tayo? Yan bang nagpanik? Na, ay, ano na naman to? No? Pero again, since paulit-ulit tong nangyari, of course dito, mapigilan sana natin pag nag-drip tayo. So nag-drip tayo, late na, just the last Friday and Saturday. Tapos thanks God, nung Linggo ay naulanan. No? So di tayo naka-drip kasi yun nga, naka-focus tayo doon sa bagong tanim. And also, isa sa mga problema natin is yung manpower. No? Tapos, isa din is yung, ano talaga, dahil yung, yun bang marami kang iniisip, no? Kasi dun sa, kaya naman to, sana, pag nag-drip tayo. So, kaya dito, papragress natin kung
kaya ba natin maparami ulit? Ay nako. No, so again, kunti-kunti pa rin yung harvest expected. Kasi nga naging mainit na naman, tapos yung problema natin ay mini barako o barako mini. No, so ito lang yung nasara. Tapos meron din sa babang malapit na masara. No, so tapos dito, of course, again, at least gumagalaw. No? So again, doon tayo sa practical tips, gaano kaimportante yung variety familiarization. No, kaya sa akin, kung mapansin nyo, palaging Galaxy Max. No, so of course, at susubok din tayo ng iba pang mga varieties. Of course, nasubukan natin yung Chatay, Trident, yung Kaniko, yung Mistisa, ano pa. Ngayon, may sparring tayong Galaxy F1 doon sa ating Galaxy Max din. Ah, so, yun yung mga varieties nating natanim. Ano pa? Tapos, dito sa Galaxy Max, ako nagpo-focus kasi yun nga, mas kabisado ko na yung characteristics kasi mas mas nakita ko yung potential. Only lang yung weaknesses niya, yung kakayahan niya, no? Ay may, yun bang may strength and weaknesses, no? So yung strength nito pag tag-ulan, kering-kere. Pag may init, maski 1 week, tigok-tigok. Ito, gumagalaw na. At least, medyo malapit-lapit na yung tabla. Again, edad nito guys, 90 plus days. Tinanim last April 9. Ngayon ay July 11. No? So again, para sa bago lang nakapanood, ito'y Barako Mini or Mini Barako. Nung nagtanim tayo, sobra kainit. Tapos, naging Barako. Tapos, naka-recover. At nagbigay. Of course, di naman tayo na 0-0 nito simula sa pag-harvest. Pero again, as expected, yung harvest natin ay konti-konti. Considering hindi nasa magandang kondisyon yung tanim. No? Considering sana pag ito'y maganda pa ang paglago, tagal na itong nasara. Itong ating 6 meters na tabla, matagal na itong nasara. Pero since maikli, since may problema, Barako Mini, napakabagal yung paggalaw. No? So 3 months, kung titingnan mo, again, bata pa rin. Baka may yun bang miracle na doon na ito magbo-boom after 4 months. Ay nako, ang hirap. Again, thank you sa ating mga ampalaya. Kahit pa paano, lumalaban. Yun nga lang, yung harbisa natin ay konti-konti as expected. No? So, ngayon naman, kasi may ulan, naulanan, mayroon ng panibagong talbos at panibagong toy-toy. So, yun nga lang, yung mga toy-toy, yung maliliit na bunga last week dahil sa sobrang init ay nalalagas at pinagtanggal natin during mag-harvest. No? So, ito na yung mukha, medyo naging malapit na yung mapuno yung atip. Ayan, malayo-layo pa. So, depende sa distance. At least, gumagalaw. No? So, ito, sana may ulan na naman. Yung medyo malakas-lakas para makabasa. No? So, going back sa practical tips, gaano kaimportante yung variety familiarization at bakit? Again, sa akin, gusto kong ma-familiarize kung ano yung kakayahan ng isang variety para if in case every now and then pag may issue madali mo lang ma-resolve, no? Tapos kung may problema, di ka na magpapanik. No, dati kasi dito yung first nating tanim, itong pagka matutulis, yung mang talinis ito, malalagas talaga to.
dahil ito yung mga toy-toy bunga sa sobrang init. Now, pag napigilan pa natin to, marami na tasanang bunga. Pero again, mahirap panahon yung kalaban, tapos dami pa nating mga issues. Number one yung tao. So, pahirapan. Pero again, with God's grace and God's blessings, sana makaparami pa tayo. No? So, expected. Ngayon, in-expect ko na kasi last week napakainit. So, expected ko na mas konti yung bunga. No? So, doon sa practical tips, again, dito sa Ampalaya, mahirap pag yung bang yung variety na kasi doon sa iba maraming bunga, no? So yun, tapos yun naman yung itatanim mo, no? So tapos may narinig ka namang variety na wow, maraming bunga doon sa iba, tapos yan naman yung piliin mong itatanim, tapos doon mo makikita na uy, bakit sa kanya okay, sa akin hindi, no? Kasi isa yan sa nakikita ko, no, dito sa Ampalaya, na napakalaking tulong yung pag-familiarize mo sa variety, yung characteristics sa isang variety para magkaroon ng maraming bunga. No, of course, dati yung mentor natin ay Mistisa. Of course, nung first nating tanim, Mistisa, shoutout, Agaw Pino. No? Pino's Vlog, or Gulayan ni Pino TV. So, ngayon, yung sa kanya naman ay Kaniko, yung Green Admiral. No? So, sa akin ay, ano yan, dito tayo sa Galaxy Max na F2. Yan, F2. No, so again, of course, nag-try din tayo ng iba, pero again, mas ano, preferred ko ito. Of course, marami pa akong kailangan pang malaman sa variety na to, pero not that much kung magsimula naman ako doon sa ano, doon sa mga bago pang variety na hindi ako familiar. Now, of course, again, uulitin ko, iba-iba tayo ng mga nakikita dito sa pagpa-farming. Iba-iba din tayo ng mga paraan. No? So, nasa sa inyo, nasa sa atin kung ano yung maging desisyon natin. Lalo na dito sa pagpili ng variety na itatanim mo. Again, huwag kang magtanim na dahil maraming bunga yung sa iba, tapos yan ding variety itatanim mo, tapos yung sa'yo, again, walang bunga, tapos may nakita ka namang bagong variety na napakaraming bunga sa kanila, tapos tanim ka naman, tapos yung sa'yo, hindi pa rin. Kasi again, dahil hindi ka familiar sa variety, ay malaking impact yon sa pagbunga ng ating mga tanim, lalo na dito sa Ampalaya. No, so yun lang, practical tips tsaka beginner's guide dito sa pagpa-farming. Hoping sana maintindihan. Again, kunting harvest ngayon, at least meron. Thank you, Lord. No, sana may ulan pa. Pag hindi, dito mag-drip na tayo. Yan bang drip na drip? Kasi last week, iba yung na-focus natin doon tayo sa baby. Kasi may problema din yon, yung pagka-mini-bading. No? Pero, thanks God, dahil nag-focus tayo doon, at least, nagapan natin. Pero dito na naman tayo ngayon. Plus, doon, so, gagawin natin na i-balance, no? Dito sa ating matanda. Kasi gumagalaw naman yung mga talbos, at saka balance natin yung trabaho pati doon sa kabila. No? So sana makaparami pa tayo. No? So again, si Lord na yung bahala. Kung yung atin lang kakayahan, yung ating
Yun bang doon tayo believe? Doon tayo maniwala? Again, walang wala. Kaya sa akin, lahat gagawin natin para sa lahat, para sa taas, si Lord nang bahala. No? So, yun lang. Maraming salamat. Ito pa rin si Jupil the Farmer, anak ni Matoy, ang farmer, nga gwapo, suhito, ugmay, kahibalo. Apaan, naig saba, kay manoon pa ko. Daghang salamat. And God bless. Thank you. Thank you, Lord.